Nakakalami naman tinda. Uy, Pogi, kamusta na? Kukuha sana ako ng bigas, mga tatlong kilo. At saka, sama mo na rin ang noodles, dalawa, saka sardinas, tatlo. Saka kung maglalabas, samahan mo na rin ang ano, ng sabon, ha? Okay, salamat. Eh, magkano na bagay ang utang ko? Ay, mangungutang na naman po kayo. Ay, sandali po, honey, at kikwintahin ko muna kung magkano na po yung utang ninyo. Ay, 834 pa po ang utang ninyo. 834 pesos? Ano, ay malaki na pala, honey. Ay, hayaan mo at pagkasahod, mister, babayaran ko din. Huwag ka mag-alala, hindi ako makakalimot sa iyo, promise dyan. Ito, babayaran ko din. Hello guys, it's me again, EK Villanueva, and welcome back to my vlog. For this video, lahat tayo ay kasali dahil pag-uusapan natin ang mga tips kung paano mangutang sa tindahan. Or ito yung mga tips kung paano tayo pagkakatiwalaan sa pagdating sa pangungutang. Tips para sa pangungutang. So, ito na, wala nang patumpik-tumpik pa. If you like this kind of video, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na uploads. So, tips number one. Kung saan ka madalas bumili, doon ka lang dapat nangungutang. Ay, Foggy, pwede kumuha ng ano ah, ng Red Horse. Mga tatlong malaki. Hala? Ay, kanina po man din eh, nakita ko kayo dun po kayo sa kabilang tindahan bumili ng alak. Tapos ngayon ay dito kayo mangungutang sa akin. Ayun na nga. Pasensya na, nagsara tayo. Dito talaga ako bumili sa kabila. Ay, kaso nga lang. Ay, nagsara na. Ay, lasing na ang kuya mo. Ay, hayaan mo na lang. Sige na, at babayaran ko di ka agad bukas. Ay, sige po. Ay, kayo pagbibigyan ko po ngayon. Ay, sa susunod naman po. Sana, honey. Ay, kung saan po kayo bumibili, ay, doon na lang din po kayo mangutang. At, opo, ay, ala nga naman kayo dito lang utang ng utang. Tapos, ay, hindi man kayo dito bumibili. Hindi ba ga? Lagi kami sa part na ganun, na sa kabilang, sa ibang tindahan kayo bumibili ng bumibili. And then, kapag sarado na, o di kaya wala na silang items, di kaya lasing na kayo. So nahihiya naman kayong mangutang sa kanila, pero hindi naman kayo nahihiya mangutang sa amin. So medyo masakit sa part kami na ganun. At to be honest, ay medyo nakakainis yung ganung part. Kahit sino naman siguro, di ba, kung kayo yung nasa sitwasyon, sa iba bumibili pero sa'yo naman nangungutang, di ba? Tips number 2 para makautang ng cash is huwag kang mangungutang ng cash. Aba, ano ba naman itong si Ate Old Utang Herat? Nag-chat, ay mangungutang daw. Tawag me ngayon. Hello, Pogi. Oh, ay nabasa mo yung chat ko sa iyo? Ay, ay mag-ano na kasi. Mag-online class na si Tutoy. Oh, nasa yung baga ang nanay mo at ako'y mangungutang ng cash. Mga 3,000 lang at bibili lang ako ng gamit ni Bunso pang online. So, sa part namin ha, para sa akin, mas madaling ipautang yung mga items na nandito na, yung mga visible na sa tindahan. Mahalaga sa amin yung cash. Halimbawa kasi ka po may mga dumating na mga ahente, yung mga nagbebenta ng mga products, mga nag-alok ng products. Siyempre, yun yung gagamitin namin na pambili ng mga paninda. Hindi naman namin pwedeng ibigay yung mga items na nandito sa tindahan. Kaya para sa akin, mahalaga yung cash. Mas maganda na utangin na lang nyo yung mga items na nandito sa tindahan kaysa sa mga cash na hawak namin. Okay. Tips para makautang number 3. Huwag kang umutang ng mga items na wala pang buena mano. Or yung mga bagong items. Hala? Eh si Ate Utangera na naman ito. Naki mangungutang na naman. Wow, Pogi! Ang dami mong paninda. Tsaka may bago ka palang sabon, honey. Tapos may mga beauty products. Ay, piling ko'y bagay sa akin. Piling ko'y masyalo akong gaganda. Ay, pwedeng patry muna. Utang ko muna at sa katapusan ko babayaran.
ko ay nakinamanay. Wala pa man daw ba naman itong mga sabunay. Uutangin na naman. Ay, sandali. May sinasabi ka? Oh, no! Ay, wala. Wala akong sinasabi. So, kapag nakakita kayo ng mga bagong products or mga bagong items sa tindahan, ay pakiusap, huwag naman agad ninyong utangin. So, mag-inquire lang kayo, pero huwag naman agad nating uutangin yun. At saka, pwede rin nating i-consider yung tuwing umaga, yung oras ng pangungutang. So, kapag umaga pa lang, pag alam natin na kabubukas pa lang yung tindahan, wala pang buwan naman. No? So, ipagpaliban muna natin yung pangungutang. Okay, proceed na tayo sa next tips para makautang. So, next tips natin is, huwag mong iutos ang pangungutang. Hoy, Pogi, ay kilala mo yung bagong lipat din sa kabilang bahay? Yun ipapangkin ko, yung asawa na yun ay nag-work sa pabrika. Pero yung kapitbahay na yun ay nagpapautang ng ano mo pwede mong bigyan? OFW yun, siguradong makakabayad. Sa akin mo ipalista, sa akin, akong bahala. Po? Ay, hindi ko po kilala. Ay, siya na lang po ang papuntahin ninyo at siya na lang po ang mangutang. Hani, hindi po yung kayo yung nangungutang. Siya na lang po yung papuntahin mo para makausap ko po at nang makita ko rin kung sino. Kung nahihiya tayong umutang, so wag na tayong mangutang, di ba? Kung, kasi kung tayo yung mangungutang, dapat sarili natin yung ihaharap natin sa tindero tsaka sa mga tindera. Hindi yung gagamit pa tayo ng ibang tao, uutusan pa natin yung mga kakilala natin, magpapabaker pa tayo para lang makautang. So, mas maganda yung personal tayong, dahil tayo yung may kailangan, tayo din yung mismong lalapit sa tindahan para makautang. Ginagawa mo! So, tips para makautang number 5. So, huwag patagalin ang utang. Aba, itong si Ate Utangera, ah. Ngayon na nga pala siya na nga kung magbabayad, eh matawagan nga, sandali. Ang ganda-ganda ko, sabi ng papa ko, ako sa kanya ay di na. Ay, hindi ko matawag. Si Poging Tindero, wait mo lang, masabi, maniningil na yata ito. Ah, hello? Ay, naniningil ka na? Ang di bagat, ay, oo nga pala, katapusan na pala, honey. Uy, yun ang ipangako ko na pa naman pala sa iyo. Ay, pwede sa susunod na laang na araw? Oo, at hindi ko pa nakukuha yung pera ko. Ay, hayaan mo, babayaran kita sa susunod na araw na laang, ha? Pasensya na. Pangatlong buwan na baga. Sa susunod na laang, promise. So, ayun. Don't make promises kung hindi kayang panindigan, okay? So, huwag tayong magbibigay ng date kung kailan natin gustong bayaran yung utang natin. Kasi kami, may pinaglalaanan din kami sa pera. So, may mga nakalaan din kaming gagastusin, may mga nakalista rin kami, may mga target kami na gustong bilihin. Mahirap na hindi mo mababayaran yung naipangako mo dahil may mga masisira din kaming plan. And last, para sa tips natin upang makautang ay huwag mag-iiwan ng bakas or huwag mag-iiwan ng balance. Hello, Pogi. Ay, pangako ko sa iyo magbabayad ako ng utang. Iyay! May sahod na ako. Magkano nga ulit yung utang ko? Ay, ate. Ay, maigi naman po at magbabayad na po kayo ng utang. Ay, sandali po, honey, at kukumputin ko muna kung magkano. A few minutes later. Ay, ano lang po, 1,234 pesos lang po. Hala? Ay, kulang pala yung dala kong pera. Pwedeng 200 muna. Sa susunod na lang ulit yung ano ha, yung kulang. Baka sa susunod na sahod na lang ulit. Hindi kaya sa isang araw kapag nakadiskarte ako kay Bumbang. Huwag ka mag-alala. May diskartehan ko iyan. Hala? Ay, kakaunti lang pala ang pambayad. Akala ko na may babayaran ng lahat. Eh, hindi pa pala. Ang duko po ay magkano lang ang naibawas. So guys, for us, sobrang sarap sa feeling ng mga suki natin na kahit madali silang mangutang, pero kapag nagbabayad naman ay saktong-sakto, wala talagang naiiwan na balance. Pero naiintindihan ko naman minsan, nagkukulang talaga tayo sa budget, nagkukulang talaga tayo sa pera na pambayad sa utang. Pero kung alam natin na kukulangin tayo or kakapusin tayo,
para makabayad tayo ng utang. So, huwag nating lakihan yung utang natin. Yung uutangin natin na yung kaya lang din talaga nating bayaran. Or kahit kulangin man tayo ng pambayad ng utang. So, at least mabayaran man lang natin yung 50% to 80% ng inutang natin. So, kasi nakakahiya naman na uutang tayo tapos magbabayad tayo nang wala pa sa kalahati yung nabayaran natin. So, sa part namin, medyo hirap ng pagkatiwalaan yung mga ganung nangungutang. So, that's all for today's video. Sana po ay binatutunan kayo sa mga tips at mga paraan kung paano makautang. Lagi lang po nating tatandaan na hindi masamang mangutang basta't nagbabayad. Again, kung hindi pa po kayo nakakasubscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated po kayo sa mga susunod natin na mga uploads. Paki-like and share na rin po. Nagbabasa rin po ako ng mga comments sa baba. Kapag may mga gusto po kayong matutunan, mga tips and advice tungkol sa pagninegosyo ng sari-sari stores or sa pagpapatakbo ng maliit na sari-sari store, so please comment down below and sasagutin ko po yan. Again, thank you so much for watching at hanggang sa muli. Bye-bye!